Ang Los Angeles Lakers ay hindi nagkaroon ng magandang season at isa sa nakikita nilang dahilan ay ang kanilang center position. Bakit nga ba? Tara at ating alamin. Pero kung bago ko pa lang dito, inaanyayahan kita na mag-like, comment, share and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ang Los Angeles Lakers ay talaga namang kinulang sa kanilang center position. Kaya ang kanilang management ay gumagawa na ng paraan upang makakuha ng center na talaga naman makakatulong kay LeBron James at Anthony Davis. At isa sa mga player na interesado ang Los Angeles Lakers ay kay MVP candidate Joel Embiid. Sino nga ba naman ang koponan na hindi magkaka-interest dito sa player na ito? Ang season na ito ay naging maganda para kay Joel Embiid dahil napakaganda ng ipinapakita niya. At naging second runner-up pa siya para sa regular season MVP. Subalit kabaliktaran naman ito para sa kanyang koponan na Philadelphia 76ers na palagi nagchuchok sa Game 7. At based on odds ay may chance na makuha ng Los Angeles Lakers si Joel Embiid dahil mukhang gusto na rin nito makakuha ng kampyonato. Narito ang potential trade para kay Joel Embiid. Ang Philadelphia 76ers ay makukuha si Montrezl Harrell, Dennis Schroeder at 5 first round pick. Talakayin pa natin ang trade na ito. Una, ang Oklahoma City Thunder ay makukuha si Kyle Kuzma kapalit ng first round pick na ibibigay nila sa Philadelphia 76ers. And then, ang Cleveland Cavaliers ay makukuha naman si Talen Horton-Tucker kapalit ng 2023 first round pick papunta sa Philadelphia 76ers. In addition, ang Los Angeles Lakers ay magbibigay pa ng tatlong first round pick kasama si Montrezl Harrell at Dennis Schroeder. Samantalang ang Los Angeles Lakers naman ay makukuha si Joel Embiid. Sa trade na ito ay makakakuha ang Philadelphia 76ers na napakaraming first round picks na talaga naman makakatulong sa kanilang pag-rebuild. At bukod pa doon, nandyan si Montrezl Harrell na naghahangad ng minuto na maaari mabigyan ng opportunity sa 76ers. Nandyan din si Dennis Schroeder na magandang additional sa Philadelphia 76ers dahil magkakaroon sila ng isang point guard na may tira sa labas na hindi kagaya ni Ben Simmons na hindi makapag-contribute sa 3-point line. At sa Los Angeles Lakers naman ay napakagandang additional nito dahil naghahanap sila ng isang center na makakatulong kay LeBron James at Anthony Davis. Si Joel Embiid ay hindi lang isang center na defender dahil kayang-kaya din nito na umiscore. Si Joel Embiid ay nag-average ngayong season ng 28.5 points, 10.6 rebounds at 2.8 assists per game. At talaga namang napakalakas para sa isang center. Kapag nangyari ang trade na ito, ang Los Angeles Lakers ay magkakaroon na ng big 3 na talaga namang kakatakutan. Ang kanilang pwedeng maging starting 5 ay sina LeBron James, Anthony Davis, Joel Embiid, KCP at Alex Caruso. Kayo, ano sa tingin nyo ang kakalabasan ng potential trade na ito? Magiging maganda ba ito o hindi para sa Los Angeles Lakers? Mag-comment ka lang sa baba ng iyong opinion at aking babasahin yan. At huwag na huwag mong kakalimutan na mag-like, comment, share and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!